Hello guys! Welcome back sa Happy Tambayan ng Mga Nanay, ang Happy Kusina. Sa video na ito ay tuturuan ko po kayo gumawa ng coffee jelly. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. So i-hit nyo na rin po yung notification bell. So tara na, gumawa na po tayo ng coffee jelly. Sa aking YouTube channel, Happy Kusina. So, sa video na ito ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng coffee jelly. So, sinet ko na po itong gelatin. Ayan, niluto ko na po siya. Chinel ko na po siya para matigas, tumigas po siya kaagad. So, ito ay islice ko. So, gamit ko yung ayan, kuchilyo. So, malinis na po yung ating tanong. Pagkagagawa po tayo is magugas po muna na sa paggamit po ng kutsilyo ay mag-ingat po tayo. So ito, i-slice na natin na cubes. Ayan, kahit anong slice. Pero mas maganda kasi kung cubes para magandang tingnan. So sa Pilipinas po ito kasi pinapa-ano ko lang po ito. Minsan sa mga merienda na aking mga package na food, mga food package na pang party, ginagawa ko po is nag-free po ako ng ano dito, mga 20 pieces kapag malaki po yung amount ng kanilang order ay pinapi-free ko lang itong coffee jelly ko. So sa mga suki ko po kasi sa Pilipinas po napag-order ako ng mga ano, mga panghanda package, mga bilao orders, mga ulam, gano'n. So ganito siya. Tantayin na po natin yung pag-i-slice. So kung medyo malaki, i-slice po natin siya ng maliit. Yung bit bites. Ang tawag po doon. Yung kaya-kaya pong nukin na dyan. Tsaka gelatin naman po ito, jelly naman po ito. So, hindi naman po mahirap po na po yung kainin. So, sa mga ingredients po natin is, ito, gelatin, 2 packs po ng gelatin. And then, pinapulo ko lang siya. Then, pinatigas, ayan, pinislice. So, sa mixture naman po niya sa cream is 2 cans ng cream and then condense. Ayan po. Depende po kung sa condense kung 1 can po or 2 cans yung gagamitin nyo kasi depende po yun kung ano yung gusto nyo yung tamis. Ayan, ganyan. Kasi minsan ang nangyayari sa mga ganito na salad, kailangan yung matamis pag ginawa mo kasi pagka na-chill na is nawawala yung tamis. So nababawasan yung tamis. So mas maganda kung nasusobrahan yung tamis kasi para sakto pagka-chill niya is sakto po yung kanyang sweetness. Nagaya niya. So ayan. So sakto lang po yung pagkakagawa ng jelly natin. Hindi siya masyadong mabasa. Aliya mabasa, aliya masyas. Hindi siya masyadong matubig ba? At hindi rin masyadong matubig. So, kapag-tama lang. So, ginagawa ko po ito. Hindi pang pa-order kasi ibang merienda lang po namin dito. So, syempre pagka-OFW pa, nagkikrib ka ng mga ano ba, pagkain Pinoy. So, kung kaya mo namang gawin, why not? Tsaka ito po is ano lang, mura lang po yung mga ingredients nito. Si cream, gelatin, and then yung condense lang po niya. So, ang ginawa ko po sa gelatin, nung pinakulo ko po siya, dinisold ko po yun sa ano, sa tubig. So, nag-preheat po ako ng tubig sa kaserola. And then, dinisold ko po yung
itong powder ng gelatin. Then, nag-add po ako ng sugar. At saka dahil coffee jelly to, ang kinuha ko po na gelatin is unflavored. Wala siyang flavor. At saka walang kulay. Yung white ang kinuha ko kasi. Tapos, and then, nung niluto ko po is, nilagyan ko po siya ng coffee and sugar. Kasi kung minsan, pagka kahit na may mixture siya ng condensed at chocolate cream, pagka kinagat mo yung jelly, walang lasa. So, nilalagyan ko na po ng sugar yung gelatin para sa ganun pag kinagat mo siya is may lasa naman yung gelatin. Ayan. Kain lang natin. So, ayan guys. Na-slice ko na yung ano natin. Gelatin. Ayan. So, na-slice na natin lahat. Ang next naman natin is yung ating cream na mixture. Ayan. So, ang dami nito. Magkano lang ang gagastusin mo dito? So, isang condense or dalawa and then dalawang cream. Ayan. Depende sa size ng cream. Kasi yung mga cream dito is ganito. Maliliit. So, dalawa yung gagamitin ko. Pero sa Pilipinas, di ba may malalaki. So, depende sa kung gaano karami yung inyong gelatin. So, papakita ko na sa inyo kung paano yung paggawa ng cream. Ito na yung ating gelatin. So, ang gagawin ko naman is yung ating cream na mixture. So, ang gagamitin ko dito is dalawa na cream kasi maliit. And then, mga 270 ml siguro po na rangkan na condensado or sweet milk. So, ang ginawa ko dito is kinilo ko siya ng mga 30 minutes sa ref. Kasi para ano, ayan, maging parang ano siya, whipped cream. Kasi diba sa Pilipinas, yung mga cream natin is parang tubig siya, malamnaw. So, ang ginagawa ko sa Pilipinas is sinichill ko na 30 minutes sa ref para maging, parang whipped cream siya, maging malapot. Tapos, ang ginagawa ko, para mag-double po yung ating mixture, is gumagamit ako ng hand mixer. Pero, dito naman is dahil pang ano lang, pang merienda lang namin, at saka parang whipped cream na din kasi yung cream dito. So, hindi na ako gagamit ng hand mixer. So, sapat na to. So, ganyan. Ipupustin natin ito. And then, mahaluin na natin. So, one condensed lang yung aking gagamitin. Kasi, naglagay naman na ako ng sugar doon sa aking gagamitin. So, pwede pong pagkakataan to. So, ilagay nyo lang dito sa container. Yung mga pang-salad cups. Ayan. Or pwede rin naman na sa mga ano tawag doon, ipapak po natin ng by 250 or 500 ng mga food ano food pack. So, ihalo lang natin. Hindi na ako gagamit dito ng hangis. Ayun po, haluin lang po natin mabuting ganyan hanggang madissolve po na maigi yung ating cream and condense. So, ayan na po. Okay na po yung ating cream mixture. Ayan, smooth na siya. So, pagka hinan-mixture mo kasi ito, magdo-double yung volume niya. So, parang dadami siya. Lalapot pa. So, ayan. Dahil i-chill naman natin, hindi na po magugumamit. Depende lang po. Optional lang naman. So, ayan guys. Ilalagay ko na yung ating coffee jelly dito sa mixture. So, kakamayin ko siya para sa ganun na ililipat. Para sa ganun kasi may mga tubig pang natitira po. Hindi sasama yung tubig para hindi din magtubig yung ating mixture kasi yung gelatin po yung sasama po. Minsan nga sinasala ko muna po para hindi sumama yung tubig para sa bawal. Kasi may sa Pilipinas, may nabibili po na ano pa, yung
gulaman mix na flavored coffee na siya. So, dito sa Abu Dhabi, wala po kasing ganun. So, yung kinuha ko is unflavored lang siya. So, ayan na. Guys, ihalo lang po natin yun. So, ayan guys, ihalo na natin yung ating coffee jelly sa tapos, ready na to sa kitchen. So, ito na guys, ang ating finished product ng ating coffee gel. Ayan, yummy! So, i-chill na lang po natin ito at pwede nang kainin. Mas masarap pagka malamig. Wow! Food is life. Diet is a prank. Ayan, huwag mo na diet. Maraming po salamat sa inyong panonood. Sa aking video nawa po ay may natutunan po kayo. So, do please subscribe, hit the notification bell para ma-notify po kayo sa susunod kong video. Like and share. God bless us all. Salamat.